Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanas sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pambutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ng Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-aisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ang iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino ng urasan sa palasyo ni Haring Agas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamang tugunan ang ating pong itutugon. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Ulitin po natin. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsan nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Tugon. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko rin di makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Tugon. Buhay ko'y iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng tulang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tila sa isang habilan. Tugon. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O Poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Tugon. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo po nakikita.
Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunman, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng 15 linggo sa karaniwang panahon. At ipaalala ko lang po, isa sa 10 utos na ibinigay ng Panginoon sa tao ay ang ipangilin ang araw ng pamamahinga. Yan po yung bahagi, ng unang bahagi ng 10 utos na patungkol sa ating pong ugnayan sa Diyos. Sagrado ang araw ng pamamahinga. Kailangan tumigil sa pagtatrabaho ang mga tao para nang sa ganon ay makapaghandog sila, makapag-alay, makapagpuri at makasamba sa Diyos. Sa 7 araw na nilikha ng Diyos na ibinigay sa tao, isang araw kailangan magpahinga. Kaya mahalaga at sagrado ang araw ng pamamahinga. Bahagi po ng ating katisismo na itinuturo sa atin, lalo na sa simbahang Katoliko, na kasalanan ang hindi dumalo sa araw ng pamamahinga o sa kasalukuyan, no, yung mga salita ay pag hindi ka nagsimba sa araw ng Linggo, ituturing na mortal na kasalanan. Malinaw po ba yun? Pero syempre, hindi lang yan basta ipapataw na ay makasalanan ka kasi hindi ka nagsimba. Mayroon tayong mga tinitingnan na dahilan bakit hindi nakapagsimba. Yan ba talaga ay deliberate na nagdesisyon ka na hindi ka magsisimba? O may mga pagkakataon na nagkasakit, may inilagaan, hindi ka nakapunta? Ano yung dahilan? Hindi rin naman tayo basta-basta magsasabi, kasalanan, may kasalanan ka o kaya makasalanan ka. Kaya kailangan natin inuunawa, no, ang mga batas o utos na ibinigay ng Diyos. Dahil nga ang 10 utos
Kasama na dyan ang pangili ng araw ng pamamahinga ibinigay para sa ikabubuti ng tao. Hindi lang para sa sarili niya, maging sa kanyang pakikipagkapwa-tao. So ngayon, na sa ating ebanghelyo, narinig natin itong mga may alam sa batas. Mga nagtuturo at nagpapatupad sa batas, pero medyo nakakalimutan na nila yung pinaka-puso ng batas. Mahirap po yung mauwi tayo sa pagiging rigid. Yung gagamitin natin ang mga batas. At ito yung nagiging dahilan para hindi tayo magkaroon ng magandang ugnayan kasi para lang tayong isasalita rin natin na namumulis lang tayo. Puro bawal, 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 bawal. Pero nakakalimutan natin yung mga bagay na paano natin ito mas ituturo, paano natin ito mas maipapaliwanag sa kanila. Kaya hindi naman lahat ay aware, kahit nga tayo ay majority katoliko nito sa bansa natin, maraming mga tao pa rin ang hindi alam kung ano ang mga utos ng Diyos. Eh hindi rin tayo pwede maging rigid na dahil alam natin, eh basta na lang natin ipapataw, basta na lang natin ihahatol sa kanila na makasalanan sila. Kaya masigit yung hamon para sa ating lahat. Kaya nga sabi ni Jesus, kailangan natin mas maging mahabagin. Mahirap yung nagsisimba nga tayo kasi nga nagsisimba tayo dahil magiging makasalanan tayo. Bawal kasi. Kung yun lang yung magiging nasa isipan natin, no wonder magiging rigid talaga tayo sa paghusga ng iba na hindi sumusunod ng mga dapat at hindi dapat gawin sa araw ng pamamahinga. Tingnan po natin din kung ano ang ating mga nagiging pag-uugali, nagiging pagkilos, ngayon na nalalaman natin ang mga utos. Mula kay Jesus na ipinapaliwanag niya ng mas malalim at ng mas madaling maintindihan ng mga tao. Mas gustong na makita sa atin na mas nagiging compassionate tayo o mas nagiging mahabagin tayo, inuunawa natin yung bawat sitwasyon bago tayo humatol o humusga. Amen? Manalangin tayo sa pamamagitan ng Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, taan man naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi paggamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan sa pagaanin ang kanilang pinapasaan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong, ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikamot, pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang manamin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Isitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Amen. Father. Walang simanang para sa sarili lamang, walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos.